All right, we are now live. Live na tayo dito sa atin na sa Facebook. And kanina pa ako medyo kanina pa ako live dito sa TikTok. So medyo ano, nakapag-introduction ako sa kanila. So I hope na you're all doing great. So once again, no, ang ating live Usapang Ascenso Weekly ay gagawin na natin every Friday at 7 p.m. Philippines time. So dito sa TikTok at saka dito sa ating Facebook page. So I hope na naririnig niyo ako ng maayos. Okay? I hope klaro naman yung audio ko and hindi masakit sa tenga. So, minsan kasi masakit sa tenga. So yan. So bigyan muna ako ng shoutout sa mga nandito na sa mga nanonood dito sa Facebook. Ayan, yung mga estudyante kong masisipag dito sa Team Genuine Academy, si na Carl Ryan, si ayan, shoutout kay ayan, kay Erdy. Yan, mga masisipag kong estudyante dito sa Team Genuine Academy, kay Charles, yan, magandang gabi sa inyo lahat, Omel. So yan, shout out kay na Mylene, kay Rachel, kay Gerald, kay Jazz, kay Nell, kay Jefferson, kay Kevin, kay Aaron, kay Jobo, tama ba? Jobo, kay Chad, kay Rudiel, kay Joy, kay Bal, Diesel, Michelle. So yan, shout out sa inyo. Kina Rona, and shout out sa inyo lahat ng mga estudyante ko sa Team Genuine Academy, mga napakasisipag kong estudyante. So natutuwa ako kasi sobrang ganda nung nangyayari. Palaki ng palaki yung Team Genuine Academy and parami ng parami yung mga kumikita ng malaki, kaya nakakatuwa. So dadami pa yun ang dadami. So ayun, na-explain ko naman last week yung about dito sa mangyayari, and nakita nyo naman dun sa aking introduction dito sa Facebook page, di ba? Nakita nyo kung ano yung changes na gaganapin. Yun, magbibigay pa rin naman ako ng value sa inyo. Yun nga lang, limited time na lang yung meron ako kasi kailangan ko magbigay ng mas mahabang oras sa grupo ko, sa Team Genuine Academy, para mas marami pang maging successful sa kanila. Mas marami. Siyempre, alam nyo naman, mas priority ko talaga sila. Okay, yung mga nasa Team Genuine Academy, kasi ito yung mga taong nagtiwala sa akin. Okay? So, with that being said, meron tayong mga certain na topics na i-discuss every Friday, and as much as possible, gagawin natin siyang parang conversational. Okay? Kasi maikli lang yung oras na meron tayo. So, 30 minutes lang yung meron na tayo. So, ngayong gabi na ito, ang magiging topic natin is all about abundance. Okay? Abundance. So, question ko sa inyo lahat ng mga nanonood dyan. Pag sinabing abundance, ano yung unang pumapasok sa isipan nyo? Sige nga, i-comment nyo dyan. Ano yung unang pumapasok sa isipan nyo kapag sinabing abundance? Abundance. Ano ba sa Tagalog yung abundance? Tingnan na natin sa Google. Para sure. Baka magkamali pa ako eh. Abundance. Kasaganahan. Ayun. Kasaganahan. Yeah, baka yun na nga yung isinagot nyo eh. Kasaganahan. Pag tinatanong ka sa school ng teacher, tawag dito, ano yung unang pumapasok sa isip mo pag sinabing abundance, isasagot, tatagalugin mo lang, kasaganahan. Oo nga naman, tama nga naman, kasaganahan nga naman. Okay, ano yung unang pumapasok sa isip mo pag sinabing kasaganahan? Ba? Sige nga, i-comment nyo dyan. Ano yung unang pumapasok sa isip mo kapag sinabing kasaganahan? Ano yung nararamdaman mo kapag sinabing kasaganahan? Okay, abundance, ano yung nararamdaman mo? Positive ba? Negative ba? So yun yung pag-usapan natin tonight, all about abundance. Kasi ito yan, marami sa mga tao yung hindi nagkakaroon ng magandang buhay, okay, dahil hindi sila naniniwala dito sa abundance. Yung ibang tao, akala lang nila naniniwala sila. Okay, yung ibang tao, akala lang nila naniniwala sila, pero hindi nagre-reflect sa buhay nila. Kasi ito yung palagi niyong tatandaan. Ang totoong paniniwala sa isang bagay, kung talagang naniniwala ka sa isang bagay, sa isang prinsipyo, di ba? Kung talagang naniniwala ka dyan, magre-reflect yan sa buhay mo. Magre-reflect yan sa mga ginagawa mo, sa asal mo, sa mga sinasabi mo, at yung buhay mo. Magre-reflect yan sa buhay mo all around. Okay? So maraming tao, gusto nila ng abundance, sinasabi nilang naniniwala sila sa abundance, pero hindi nakikita sa buhay nila. So bakit ganun? Okay? Yun ang malaking tanong, bakit ganon? So medyo bibigyan ko kayo ng konting kasi as much as possible, ayokong palalimin ito. Gusto ko madaling maintindihan eh. Okay? Meron kasi tayong tinatawag na conscious at subconscious mind. Di ba? Conscious at subconscious mind.
So si conscious mind natin is ito yung ating thinking mind. So para mas madaling yung maintindihan, thinking mind, conscious mind is, for example, ngayon, you are aware, you are conscious na nakikinig ka sa akin ngayon. Diba? You are conscious na nakikinig ka sa akin ngayon, napapanood mo ako ngayon, no? Nakikita mo kung gaano ako kapogi, di ba? Kidding aside, no? So, yun yung conscious mind mo. You are aware. Pero, pupunahin ko ngayon, punahin natin yung pakiramdam mo, yung inuupuan mo. Matigas ba o malambot yung inuupuan mo ngayon? Nakaupo ka ba? Nakahiga? Di ba? Yung mga maiingay sa labas, naririnig mo ba? Di ba? Nung pinuna ko na siya, tsaka mo lang siya, tsaka ka lang naging aware. Diba? Pero nung hindi ko pinupunan, nakafocus ka na pakikinig sa akin, hindi mo napapansin yung mga bagay na yon. Yung temperatura, gaano kalamig, gaano kainit, di ba? Malambot ba inuupuan mo o hinihigaan mo o matigas? Saka nakapwesto, maingay ba o tahimik? Hindi ka conscious dun sa mga bagay noon. Nung sinabi ko na, nung pinuna ko na, tsaka mo naisip, tsaka mo napansin. So that is the conscious mind. That is the thinking mind. Okay? So yung si subconscious mind naman is ito yung ating programming. Okay? Ito yung ating programming, ito yung mga na ingrained or na program sa atin ng mga paniniwala, ng mga pananaw sa buhay kung bakit tayo ganito ngayon. At palagi nyo itong tatandaan na ang subconscious mind natin ang nagkocontrol ng buhay natin. Okay? So ito, tinuturo ko to sa loob ng Team Genuine Academy, kaya medyo bonus na ito sa inyo. Yung subconscious mind natin ang nagkocontrol sa buhay natin, hindi yung conscious mind. Kaya, kung mapapansin mo, di ba, sinabi ko kanina, bakit ganun? Gusto mo ng abundance, gusto mo ng kasaganahan, pero bakit hindi nangyayari? Kasi yung subconscious mind mo, hindi naman kasi naniniwala. So yun yung reason kung bakit paulit-ulit yung naririnig yung training sa akin na about mindset, paulit-ulit na mindset, di ba? Puro ganun yung training ko. Puro ganun, halos karami ng mga videos ko, puro ganun. Puro mindset, pagbabago sa isip, pagbabago sa pananaw, pagbabago sa ugali, puro ganun. Yun ang reason. Kasi hindi mo basta-basta pwedeng baguhin yung subconscious mind mo kung kailan mo lang gusto. It will take some time. At aware ka man o hindi, napoprogram yan na napoprogram. Diba? Kaya ako nga kayo tinuturuan ng about sa sino yung palagi mong kasama, sino yung palagi mong pinapanood, lahat yun pumapasok sa subconscious mind mo. So, konting trivia yon pagdating sa kung bakit yung mga gusto mo, hindi mo nakukuha. Bakit yung mga bagay na hinihiling mo, hindi mo nakukuha. Diba? Kaya yung pinag-usapan natin is all about abundance. So kung yung subconscious mind mo ay hindi naniniwala sa abundance, hindi yun mangyayari sa buhay mo. Kung ano yung totoong pinaniniwalaan mo, yung pinaniniwalaan ng subconscious mind mo, yun ang nagre-reflect sa kung anong buhay meron ka ngayon. Okay? So medyo, nagigets ba? Medyo naiintindihan ba? Okay? So ito yung isa sa mga pinaka-valuable na natutunan ko kung bakit ako naging successful at the age of 26 years old. Okay? Sa family namin, sa mother side ko, merong mayayaman doon, pero malayo kami sa kanila. Kumbaga, alam ko, naalala ko, lumaki ako na meron akong sama ng loob doon sa family ng mother side ko. Kasi yung mga yung kapatid niya, yung tito ko, yung mga pinsan niya, karamihan doon mga mayayaman kasi mga Chinese. Pero hindi kami close sa kanila kasi mahirap kami. So lumaki ako na may sama ng loob sa kanila, no? I think this will be the first time na kinikwento ko ito. Kaya wala naman nagturo sa akin kung paano. And yung mama ko, hindi rin naman niya alam. Kasi kung alam niya, mayaman din sana yung mama ko. Hindi naman mayaman, hindi kami mayaman. Parents ko, hindi naman kami mayaman. So wala naman nagtuturo sa akin ito nung bata. Na-discover ko na lang to at the age of 18 years old nung nagsimula na akong makinig dun sa mga mentor ko na successful. Yung mga mentor ko na hindi ko kaano-ano, hindi ko kadugo na successful. Kasi palagi nyo itong tatandaan, almost every time, okay? Almost every time, ang tutulong talaga sa'yo para umasenso, ang tutulong talaga sa'yo para mabago yung buhay mo, hindi pamilya mo, hindi mga kamag-anak mo, hindi kaibigan mo, ibang tao. Sino sa inyo yung medyo napapansin mo na yon? Bakit ganon? Diba? For example, sa inyong mga nanonood dito sa TikTok, sa inyong mga nanonood dito sa Facebook, hindi ko kayo kaano-ano, hindi ko kayo kadugo, hindi tayo magka-relative, pwede magka-apelyido tayo, pero napakadalang mangyari nun. Pero most of the time, nai-inspire kayo sa akin, namomotivate kayo sa akin, marami kayo natututunan, kung sino pa ako na hindi nyo kaano-ano, kung sino pa ako na hindi nyo kadugo, diba? Mas nakaka-inspire pa ako sa inyo, mas nakaka-motivate pa ako sa inyo compared sa mga kamag-anak nyo, kaibigan nyo, kakilala nyo. That is one of the realities of life. Maliban na lang kung meron sa family mo, especially parents mo, kapatid mo, or malapit na relative na successful, pwedeng makatulong din sila sa'yo.
Pwede. Diba? Pero almost every time, ang tutulong talaga sa'yo na umasenso, ibang tao. Medyo ano lang, medyo masakit lang isipin. Pero nung nagsisimula ako, hindi ko matanggap yon, ang sakit sa kalooban ko. Diba? Agree ba kayo doon? Comment nga kayo dyan. Comment kayo dyan ng agree kung agree ka doon. Hindi naman sa lahat ng oras. Kaya nga sabi ko, almost eh. Almost every time. Nung nag-uumpisa ako, medyo masama sa loob ko kasi ganun nga na kung sino pa yung mga taong kakilala ko, kaibigan ko, kamag-anak ko, sila pa yung mga hindi naniniwala sa pangarap ko, sila pa yung mga humihila sa akin pababa, sila pa yung mga pinagtatawanan kung ano yung mga pangarap ko. Di ba? So, dati, naiinis ako. Pero as time goes by, na-realize ko na ganun naman talaga. Hindi naman nila intention na masaktan ka sa ginagawa nila eh. So gusto ko rin na makita nyo yung side nila. Okay, gusto ko rin makita nyo yung side nila na sila, hindi sila nabuo. Especially, kilala nyo sila, magkakilala kayo eh. Lalo na kung financially hindi kayo successful. Diba? Within the context na financially hindi kayo successful, palagi nyo itong tatandaan na sila, hindi naman sila nakakita ng abundance eh. Or most of the time, hindi naman sila naka-experience ng abundance. So bakit sila maniniwala sa'yo pag ikaw nagsasalita about abundance? Which is nangangarap ka. Nangangarap ka, sinasabi mo na ito yung gusto mong marating, ito yung sinasabi mo na gusto mong matupad sa mga pangarap mo. Sa kanila, ang dating nun sa kanila, ang weirdo mo. Diba? Ang weirdo mo kasi hindi nila naranasan. Diba? Meron ako palagi naaalala na kwento pagdating dito. Okay, so story time tayo. Yung iba sa inyo, narinig nyo na tong kwento na to, kaya tumahimik na lang kayo at makinig. Para to sa mga hindi pa nakakarinig ng kwento na ito. Okay, huwag kayong KJ dyan. So, this is a story na merong isang palaka na nakatira sa balon. Okay? Sa balon. Alam, nakakita naman na siguro kayo ng balon, di ba? Meron ba sa inyo hindi pa nakakita ng balon? So, search nyo sa Google. Di ba? Balon. So, merong isang palaka na buong buhay niya, doon siya pinanganak, doon siya lumaki, doon siya tumanda, itong palaka na to, nakatira sa balon. Then, isang araw, merong isang isda na naligaw. Isang isda na nakatira sa dagat, naligaw siya sa balon. No? For some weird instance na napunta na lang siya doon. Nagising na lang tong isda na to na nasa balon na siya. So ngayon, syempre nagpapanik yung isda kasi hindi niya alam kung nasa na siya, hindi niya alam kung anong lugar eh, 'di ba? Ang liit ng balon. So nag-iikot siya, nakita niya yung palaka. So ngayon, tinanong niya yung palaka. Sabi niya, "Sir, tanong ko lang po. Alam niyo po ba kung saan po yung dagat?" Diba? Sabi, tinanong nung isda, saan po yung dagat? Ngayon ang sabi nung palaka, anong dagat? Diba, tandaan nyo, yung palaka, nabuhay, pinanganak, lumaki, tumanda sa loob ng balon. Diba? So, tinanong siya ng isda, nasaan yung dagat? Siyempre, hindi niya alam. Kasi doon nga siya lumaki sa balon na yun. So, tinanong niya yung isda, anong dagat? Ngayon ang sabi ng isda, parang ganito rin, sir, itong lugar natin. 'Di ba kung nasaan tayo ngayon? So tinanong niya nung isda, ano po ba sir ang tawag dito sa lugar kung nasaan tayo ngayon? Sabi nung palaka, balon ang tawag dito. So ngayon sabi nung isda, parang balon din po 'yun sir, yung dagat, parang balon pero mas malaki dito. So ngayon sabi nung palaka, ganun ba? So mga ganito kalaki? So inunat nung palaka yung kamay niya. Ganito kalaki? So sabi nung isda, hindi sir, mas malaki pa diyan. So inunat na ulit nung palaka, mas pinalaki pa nung palaka yung kanyang yung kamay. Ganito kalaki. So sabi nung isda, hindi sir, mas malaki pa diyan. So ngayon ang ginawa nung palaka, inunat niya lahat sagad. Sinagad niya yung kanyang yung kanyang kamay, yung kanyang paa, 'di ba? Inunat niya ganito kalaki. So sabi nung isda, sir, hindi. Sobrang laki nun, mas malaki pa diyan. Ngayon ang sabi nung palaka sa kanya, sinungaling, walang ganun. End of the story. Okay? End of the story. So, ano yung moral ng kwento? Huwag kang tatanga-tanga para hindi ka naliligaw. De joke lang. Okay, hindi. Joke lang. So, ano yung moral ng kwento? Tatanungin ko kayo, sinong mali dun sa dalawa? Yung isda ba o yung palaka? Sige nga, i-comment nyo dyan. Sino yung mali dun sa dalawa? Yung isda ba o yung palaka? Sabi kasi nung palaka, sinungaling daw yung isda. Wala naman daw ganung dagat. Sabi naman ng isda, hindi, meron. Sino nagsisinungaling sa kanilang dalawa? Sinong mali sa kanilang dalawa? Yung palaka o yung isda? Sino? Ang iba nagsasabi yung palaka. Yung iba nagsasabi yung isda.
Di ba? Yung mali yung isda, di ba? Ah, yung meron nang iba, meron mga nagsasabi, mali, yung, walang mali, walang may mali sa kanila. So ang tamang sagot is wala. Walang mali sa kanila. Hindi naman nagsisinungaling yung isda, sinabi niya mas malaki talaga na yung dagat sa balon. Totoo naman ah. Di ba? Hindi rin naman nagsisinungaling yung hindi naman mali, hindi rin mali yung palaka kasi nabuhay siya, lumaki siya sa balon. So hindi niya alam kung anong may na may dagat. Walang mali sa kanila. Hindi lang sila nagkakaintindihan kasi yung palaka hindi pa nakakarating sa dagat. So that's the same with your family, with your friends, with your relatives na pinagtatawanan ka pag nangangarap ka ng malaki, bibili ka ng malaking bahay, bibili ka ng sasakyan, para silang yung palaka. Sinungaling, hindi yan totoo. Hindi sila mali. Hindi pa lang sila nakakakita sa ng dagat. Nagigets nyo? Hindi lang sila nakakakita ng dagat. Hindi sila mali. Hindi mali yung palaka. Kasalanan ba nung palaka na ipinanganak siya, lumaki siya, tumanda siya sa balon? Kasalanan niya ba yun? Diba? Hindi. Hindi niya kasalanan yun. Malay niya ba? So yun ang ibig sabihin. Yun ang ibig ko sabihin. Kaya huwag niyong kagagalitan. Mahirap itong sinasabi ko, pero huwag niyong kagagalitan yung family niyo, friends niyo, relatives niyo na hindi naniniwala sa inyo. Kasi para silang palaka. Ang sama ng analogy, ano, parang palaka. Diba? Hindi pa nila nakikita yung dagat. Ikaw, the moment na nangarap ka, the moment na nakinig ka sa mga taong naging successful, nakita mo yung success na meron sila. Nakita mo yung dagat. Diba? Nakita mo yung dagat. So ngayon, sabi mo, meron palang ganun. So ngayon, nangangarap ka. So ngayon, ito, nung ikunento mo sa mga tao, sa family mo, friends mo, relatives mo, na nakakita ka ng dagat, hindi sila maniniwala sa'yo kasi hindi naman nila nakita. At yung iba, meron sa kanila na nakakita. Meron sa kanila na nakakita ng dagat. Kaso nga lang, para sa kanila, imposibleng makarating dun. So, sinarado na nila yung utak nila at sinabi nila, dagat, imposible yan. So, yung dagat, sumisimbolo sa pangarap. Diba? Yung dagat, sumisimbolo yan sa pangarap. Yung balon, sumisimbolo yan sa kung saan ka lumaki. Paano ka na mindset? Paano yung programming sa'yo? Ano yung mga itinuro sa'yo, mga dapat mong paniwalaan at hindi mo dapat paniwalaan? Ano yung mga pre-program sa'yo, itinuro sa'yo na mga pananaw sa buhay? Diba? Tinuruan ka na kurakot ang gobyerno, palaging masama. Tinuruan ka na yung mga mayayaman, masasamang tao yan. Diba? E kasalanan mo ba na lumaki ka sa balon? Kasalanan rin ba ng parents mo na lumaki lang rin sila sa balon? Hindi naman nila alam eh. Ikaw ngayon, itinuturo ko to sa inyo para at least aware ka. Ngayon alam mo na kung bakit ganun. Diba? Kung bakit sila ganun. Kung bakit ganun yung mga paniniwala nila. Medyo mahirap to, medyo ano to, medyo challenging ito pagdating sa inyo, especially sa inyong mga kabataan dyan. Shout out sa mga kabataan dyan at saka sa mga feeling kabataan katulad ko. Shout out na rin sa inyo, sa mga kabataan at sa mga feeling kabataan. Na ganun talaga. Sinasabi ko ito sa inyo para maunawaan nyo kung bakit ganun ang pananaw ng mga tao sa paligid nyo pag hindi sila naniniwala sa'yo. Pag hindi sila naniniwala sa pangarap mo, pag hindi sila naniniwala sa mga gusto mong mangyari sa buhay, na gusto mong maging successful, gusto mong umasenso, gusto mong yumaman, hindi sila naniniwala. Ngayon, naiintindihan mo na kung bakit. Kasi para silang palaka na lumaki sa balon. Hindi naman nila kasalanan yun. So kaya, hindi nila intention na hilahin ka pababa. Most of the time, yung family mo, syempre naman, family mo, friends mo, relatives mo, hindi nila intention na hilahin ka pababa. Nangangarap ka na magkaroon ng abundance, nangangarap ka na magkaroon ng kasaganahan, hinihila ka nila pababa, hindi para saktan ka. Almost every time, hinihila ka nila pababa kasi natatakot sila na mag-fail ka. Natatakot sila na magkamali ka. Kasi di ba sa school na program tayo, pag nagkakamali ka, tanga ka, bobo ka, wala kang mararating sa buhay. Which is napakalaking kalokohan nun. Okay? Kaya tigilan nyo na yung paniniwala na ganun. Na pag nagkakamali ka, tanga ka, bobo ka, hindi. Pag nagkakamali ka, magiging tanga at bobo ka lang pag paulit-ulit mong ginagawa yung pagkakamali. Na alam mo nang mali ka na nga, paulit-ulit mo pa rin ginagawa. Doon ka lang magiging tanga at bobo. Okay? Pero pag nagkamali ka, natuto ka, hindi mo na inulit, in-improve mo yung sarili mo, hindi ka bobo, hindi ka tanga. Natuto ka. Sometimes you win, sometimes you learn.
Okay? So yun yung palagi niyo natatandaan para at least naintindihan niyo yung perspective ng family and friends niyo kung bakit sila ganun, hindi sila naniniwala, ganun talaga. Kailangan yun, ngayon pa lang, kailangan tanggapin mo na yun. So ngayon, isipin nyo na ito ng mabuti dun sa kwento ko bago tayo matapos, no? Isipin nyo na mabuti dun sa kwento ko, yung isda at yung palaka. Yung isda, hindi naman na niya kailangan pang kumbinsihin si palaka na nag-i-exist yung dagat. Hindi niya kailangan ipilit kay palaka na nag-i-exist yung dagat kasi alam niyang totoo na nakarating siya, nakita niya, dun siya nang galing. And ako naniniwala po na tayo, okay, tayo, tayong mga tao, tayong mga Pilipino, especially tayong mga Pilipino na, huwag na tayong lumayo, tayong mga Pilipino, is lahat tayo may kapasidad. Lahat tayo may kapasidad, may kapabilidad na pumunta, makarating ng dagat. Kasi the moment na nangarap ka, para sa akin ha, it doesn't matter kung naniniwala ka sa Diyos o hindi. I respect your beliefs. I respect your religions. Pero this is not about religion. Pero para sa akin, naniniwala ako na the moment na nangarap ka, yung pangarap na yan, Diyos ang naglagay niyan sa'yo. Hindi yan basta-basta na-imagine mo lang or whatever. Binigyan ka ng seed. Ewan pa sa Tagalog ang seed, buto. Diba? Seed. Binigyan ka ng Diyos ng seed ng pangarap. Yun nga lang, nasa sa'yo na yan kung itatanim mo, aalagaan mo at palalakiin mo, o hahayaan mo na ibang tao kunin yan sa'yo at itapon. Kasi sabihin sa'yo na kalokohan yan, hindi yan totoo. Nasa sa'yo na yun. Okay? Kaya nga meron tayong ginagawa ng mga ganitong videos, kaya tayo meron ginagawa ng mga ganitong live training, is para matutunan mo kung paano mo unti-unting itanim yung pangarap na yan, seed na ibinigay sa'yo, yung pangarap na ibinigay sa'yo, itanim mo, alagaan mo, diligan mo, palakihin mo. And ito yung masarap na part eh. Kapag ikaw naging successful, hindi lang naman ikaw makikinabang eh. Ang sama kaya na pag sinarili mo, ang sama sa pakiramdam. Pag sinasarili mo lang yung success. Kasi na-experience ko yan before. Hindi ko pa naman masabi na success yung na-experience ko noong mga 2017. Pero dumating ako sa time na okay na yung kinikita ko bilang 20 year old. I think I was 20 years old that time. Bilang isang 20 years old na walang responsibilidad, na walang pamilya, na walang ano, na wala, hindi ako breadwinner, nag-single, na okay naman na yung kinikita ko at that time. Enough na para makasurvive ako, enough na para mabili ko kahit paano yung mga maliliit na bagay na gusto ko. Pero nung mga time na yon, ang pakiramdam ko, may kulang. Sabi ko, bakit ganun? Okay naman na yung kinikita ko. Nakakaahon na ako, nakakabayad na ako unti-unti sa mga utang. Diba? Hindi nakatulad nung before, nung na-experience ko nung 2016. Pero bakit feeling ko may kulang? And later on, na-realize ko kung ano yung kulang. Nung mga time na, kasi 2016, nagsimula na akong gumawa ng mga ganitong klase ng videos. 2016 ako nagsimula. Yung mga time na lugmok ako, that's the time I started inspiring other people. Ang hirap nun. Sobrang hirap gawin nun. Pero nung mga time na nakaka-experience ako na minimessage ako, pini-PM ako, tapos nagpapasalamat sa akin, katulad ng mga ginagawa nyo, yung mga comments nyo dyan, nakikita ko, nagpapasalamat kayo, nai-inspire kayo, nabubuhayin yung pangarap nyo. Meron, iba sa inyo, meron ako ng mga nababasang comment. Nagbabasa ako ng comment every now and then. Okay? Na meron ako ng mga nababasang comment, especially dito sa TikTok, na nagpapasalamat kasi munti ka na daw siyang sumuko, pero napanood niya yung video ko. Yung mga ganon, every time na nakakabasa ako nun, I feel na dun ko naramdaman na nakukumpleto ako. Yun yung pakiramdam ko na sulit yung ginagawa ko. Okay, that's the time na doon ko na realize na ito yung purpose ko, na gusto ko na makapag-inspire ng maraming tao. Pero before ako magsilbing inspirasyon sa maraming tao, dapat deserve ko na maging inspirasyon sa inyo. Deserve ko na maging inspirasyon sa kanila. Anong ibig ko sabihin? Before ako tumulong sa iyo or before ako magturo sa iyo kung paano mo aayusin ang mga problema mo sa buhay, sisiguraduhin ko muna na yung mga problema ko sa buhay ay naaayos ko. Kasi maraming tao na ang galing-galing magbigay ng mga advice, 'di ba? Napakatatalino, ang gagaling magbigay ng advice pagdating sa kung paano aayusin ang buhay ng iba, pero sarili nilang buhay hindi nila maayos. Ilag, 'di ba? Pag tinamaan, ilag. So 'yun ang ibig ko sabihin. Kaya nagsimula muna ako, palagi kong iniisip sa sarili ko, ayoko maging ipokrito na ang galing-galing kong mag-advise, ang galing-galing kong magturo, mismo sarili kong buhay hindi ko maayos. So ang ginawa ko, inayos ko muna yung buhay ko. Okay? Inaayos ko muna yung buhay ko para alam ko kung paano ako makakapag-advise sa ibang tao, kasi ginawa ko eh. Ginawa ko. So I experienced abundance, na experience ko yung success, na experience ko yung time and financial freedom
to the point na kahit wala na akong ginagawa, di ba? Tuloy-tuloy ang pasok ng income kahit nasa bakasyon kami ng aking partner, ng aking fiancé na si Grace. Tuloy-tuloy ang pasok ng income sa amin dahil binuild ko to ng how many years? 8 years. Binuo ko yung negosyo ko. Na lahat yan, itinuro ko sa loob ng Team Genuine Academy. Okay? So, I hope na marami kayong natutunan for tonight. And I hope na na-inspire kayo kahit papano. And I hope, okay, sana i-implement nyo, i-apply nyo kung ano yung mga natutunan nyo. So, magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye and God bless. Kita-kits tayo next Friday, 7 p.m. Philippines time.